purong early talaga yung dalawa. Pagalingan nilang talaga ng execution and the rotation. Pero ito yung game number one sa ating finals. Tudors Esports PH, the red blue side, that red side naman ng NXP MLA. Bakalan si to for the Selena. James naman sa Uranus. Virus dito sa Choa. Zen, K-Zen sa Bruno, and Yolo for the Grok. Para naman sa Tudors Esports, on the blue side, Rome ang gagamit ng ating Tamos Bentlings on this Atlas. Outsee naman para dito sa ating Johan IC on this Kimi, and Ruru Esports para dito sa kanyang Valir. So, 1-2-2 situation. Naku, no, puti na natin dito ah. Mahirap pa to, mahirap to para makuha. Pero mukhang papalaga na nila mga kaibigan. Si KZ nangangayaw na, nasasaktan na dun sa damage. Pero uy, tingnan natin, nakuha pa din. Pero James, oh, first blood para sa kanila. Hinahabal pa dito ni Ruru si baka KZ, kasi nga naman namumula na siya. Pero itong mid lane, tingnan natin mga kaibigan, YOLO for the backup. Pero mukhang gusto pa rin nilang labanan. James dito, sinasalo lahat ng damage ng Kimi. Level 2 lang din naman, pero kailangan nilang kuha nito dito one direct, kasi mamaya mahihirapan sila. Pero oh, patay agad sir. Nabigyan. Sabi yung position dito. At ako, si Bentley, isang flicker out na lang para hindi pa madabay sa casualty na ibinibigay ng NXP, and tamang invade na lang dito. Four-man rotation para dito sa NXP. Napakabilis. Mangyayari yun. And now sabay sa likod si paring Rome, pero hindi pa ata sa paring. Royal Rumble! Tinamaan. Royal Rumble talaga. Suntukan na magkakaibigan, mga kaibigan. Pero dito sa bottom lane, eh, teka lang, nakapatay pa nga siya si paring Lancey. Makakatakas nga ba sa pagkakataon nito? Pero hindi. Nakakatakas siya. Pero si James na lang yung naging casualty dito. Uy, naku po, na-itcha ng kakampi niya. Austin dito, eh, mukhang nangangaray na lang din sila. Pero bottom lane and the middle lane, eh, medyo lumalamang, medyo lumuluwag ang kanilang, ano dito, ang kanilang depensa. So, ito yung tamang pagkakataon for the next play, MLA or NXP MLA na makapag-farm, na makapag-farm. Pero yung top lane, hanggang ngayon, nakikipagabulan pa rin sila doon kay James. Grabe naman yun. Talagang ang ini-invade nila, parang ang ginagawa na lang dito ng Tudors ay gumawa ng gameplay dahil alam nila na yung ating tatlong member dito na NXP ay nasa may bandang baba. So mirror ang ginagawa dito, pero flicker out. Ano nangyayari dito kay paring James? Grabe. Na na-micro doon. And now NXP tapang kukuha ng objective Kuya Herb dito sa may bandang baba, at sagot lang naman doon ng Tudors ay sa may bandang taas. So titignan natin kung sino. Pero hindi natapos, no? Parehas silang hindi nakuha yung objective. Kinukuha nila doon sa bot lane at top lane. Hindi lahat ng sinisimulan ay natatapos, kaya kumalma ka kayo. Kailangan maging kalmado ka sa lahat ng aspeto. Patience is a virtue. Yun na lang ang masasabi ko dito. Pero ito na nga sa bottom lane, mga kaibigan, mukhang nagsusuntukan. Pero mid lane, nilipat ni direct ang camera. Pero oops, makakatakas nga ba sa pagkakataong ito? At nakalapag-lapag-lapag-lapag-lapag pa nga ng takoyaki ang isang Bentlings para makatakas dun sa possible clash na yun. 3-1 ang ating score, 3 minuto sa ating Land of Dawn, and open na ang turtle. Pwede nang kuwanin ng both sides dito, pero mas nakakalamang yung NXP sa pwestuhan. Baka naman dyan, at kumakikita nyo guys yung rotation, yung rotation na ginagawa ng NXP ay mas mabilis pa sa pass. Binga dito, and now first turn, taking on this mga defending sa taka ko. Paring Valir naman, napakalupit naman nun. Pero dito, si Kayden, makasabi nyo ko, at matatama na. Papana, pero uuwi. Uuwi na lang at hindi na magbabalik. Pero dahil dun sa ginawa nila yun, talaga namang kamutulong NXP dun, sir. Isipin mo, sinimulan na nila eh. Sinimulan na nila yung, kumbaga, nanliligaw ka, nagpapaligaw ka, tapos may sinagot kang iba. Ganun na yung nangyari sa bagay na yun. Kasi syempre, pinaghirapan nila yun eh, tapos makukuha lang. May isti lang. Masakit yun. Parang ginawa sa akin. Oo, pero kung mapapansin nyo si Ruru Esports kanina, walang retry yun ha, at nakuha nyo. So napakaganda nung galawan ng skill dito ni paring Ruru, pero hindi pa rin yun sapat. Dahil 3-1 ang ating score, may bahagyang kalamangan din. Pero hindi pa naman, dikit pa rin naman sa gold din dito, yes, ang ating Tudors Esports. Pero kung mapapansin nga natin, yung mabilis pa sa fast na rotation ay nasa side ng NXP. Grabe, si Yolo mang mama. Tingnan mo naman si Yolo mang mama. Talaga namang mama kung mama. Kung experience lang, season 1 pa lang, naglalaro na yan. Pero Yolo dito mukhang mabibigyan. At ayun, patay agad for that one. Yolo will go down for the side of NXP. Idol. Yung may sinasabi natin, yung slow na may bibigay ng isang Kimi at saka yung Valir pag natamaan ka, wala nga naman makunat sa madami. Now, paring Yolo taking out dito kanina sa ating game. 2-3 ang ating score. Yung dikit na yung laban natin, ito yung gusto ko, Papa Herb. And now, grabe si James! Grabe naman si James! Abis sa laro, nag-connect. Hindi pala abis sa laro, Fatal Links yun. Nag-connect sa kanya at napatay siya. Pero napakagandang trade noon. Nakadalawa ka, tapos open pa yung mid lane. So possible, mabasag mo itong inhibitor turret ng
ng mid lane ng Tudors. Tinamaan pa na Abyssal Arrow talaga naman tulog. Kaibigan, walang babaan. Mamamatay pa siya dito. Pero, op, sinipa. Hindi nakapatay. Pero, tinakpan pa nga ni paring Yolo. Pero, secure pa rin ang middle turn para sa kanila. Virus laban kay Rome. Talaga namang napakaganda na pinapakita ng mga offlaners dito na magkabilang team. Pero, masyadong kailangan nilang pwestuhan dito. Kasi, si James, naging successful yung offlane sa kanya eh. Ang problema naman for the NXP, baka makuha na naman sila dito ng turtle. Kasi dito, ang mangyayari kasi dito sa side ng Tudors Esports, having a game at Valir, kailangan gumawa pa rin sila gameplay. Pero nire-respeto pa rin to ng NXP kasi kung sakali mapag nagkaroon ng magandang position dito si paring Ruru, eh hindi mo basta-basta mapapasok. Pero nga, yun nga, yung snowball na 3-1 ang ADA dito ni paring James, eh talaga namang papasukin niya dito. Dahil naka-flicker pa to eh, no? Flicker ang aspect dito, hindi siya execute. Oo, gamit na gamit dito si paring James. At tinan mo naman, binubuli niya dito yung dalawang member, which is si Thumbs at saka si Bettings dito sa may bandang top lane naman. Pero doon sa may bottom lane, nakikita natin si paring Chun niya sa naghahanap ano lang yan, kasi alam nila na ano, hindi naman kasi ganung kalakihan yung kalamangan eh. So alam nila na pwede pa magkamali kung sakali. Pero speaking of pagkakamali, tinamaan natin sa araw, tulog mga kaibigan. Pero kapag ultimate lang naman dito ang isang player, Fatal Links nag-connect sa dalawa. Pero tingnan natin kung makakapag pre-hit pa nga ba. Pero knock-up na ibigay ng Cho. Pero uy, medyo napakit na naman yung damage dito. Bisa lang naman sa tatlo, pero dalawa na lang or tatlo na lang ang natitira dito. Top lane, na-push pa, walang nakatay NXP. Grabe na. Uy, si Austin, gusto pa nga atang sumama sa mga tropa niya. Pero 2-for-1 trade, ginawang 3-for-1 trade ang nangyari, mga kaibigan. So that one, eh, napakalupit. NXP ML na pinapakita talaga dito sa Tudors na hindi pwedeng ganun-ganun lang. May asim pa si Yolo, mga kaibigan. Paps Yolo is doing it, ladies and gentlemen. At kung mapapansin natin, tatlong miyembro na wala doon. Pero parang just to get the buy time dito. Uy, hindi pa ata. Tumabotoy, grabe naman yun. At doon yung Abyssal Arrow para maligtas, Kuya Irv. Ito yung sinasabing may isang taong ililigtas ka at mamatay ka na. Ganun. Yun yung support. Kaya dapat hindi nyo minamaliit yung mga support and tanks natin dito. Kasi sila yung nagbibigay buhay, sila yung nagbibigay ng suporta para dun sa mga teams or dun sa mga players para maging snowball. So, speaking of snowball kasi yun yung parang ano eh, ikaw na yung overfarm dun sa mga kalaban nyo. So, teka lang, medyo negative to. Nagantay siya bago mamatay yun, yung Tore. Tapos, likod dito, nalilikod pa si paring Yolo natin, sinasalulat ng damage. Kinwarantine pa nga, papasukin nga ba? Pero Fatal Links, hindi nag-connect. Hinuli mga bangaw, mga kaibigan, pero aatras na lang ang tropa dito. Dahil nga, wala na mga skills. Kung mag-disengage or kung mag-engage man yan sa laban, pwede lang naman, mga kaibigan. Pero masyadong lamang sila sa pwestuhan dito and sigurado makukuha na yung bottom lane turret dito. Diyos ko po, grabe yung pasakit na binibigay ng NXP ngayon. Sabi naman yung pinapakita dito ni paring Yolo, sabi niya talaga may asim pa tayo dito sa ML community, ladies and gentlemen. Ang pagbabalik nga ba ni Yolo ang pinakasikat dito sa mangyayari sa qualifier 1, pero Tudors Esports, ako po, outdog, walumuwi, sabi dito ni paring Yolo. Kita mo naman yung wall barrier doon ni paring Yolo, talagang walang makakatakas. And now, 0-4 ang standing dito ni Ruru Esports. And now, I see yung amount of damage niya ang aasahan dito ng Tudors Esports. So, kailangan niyang gumawa paraan para makakuha at least 3 items. Item check nga tayo direct kung ano na nga ba yung items dito. Paring Kimi. Level 3 jungle and then papunta siya sa... Glowing One. Glowing. Oo, sa Glowing One. Mahihirapan pa. Oo, hirap yan. Mahihirap yan para sa kanya. Pero siguro tamang ano lang. Uy, napatay pa nga ni Virus. Yung isa doon, mga kaibigan, pinagsaluhan ang mga dapat pagsaluhan. Abyssal Arrow magkoconnect, hindi na nga lang din. Pero si Yolo, tignan mo naman yung pangbabraso ni Yolo. Tatlong kalaban niya dito, pero kahit alam niya na may damage siya, pero susubukan pa rin nila Abyssal Arrow. Hindi magkoconnect dito, mga kaibigan, pero pre-hit lang naman. Si paring Brun doon, IC, lahat ng linya ay may laban-laban dito. Talaga namang IC, napabalik lang naman. And yung Lancy natin dito, or the Selena, binigyan din ng kapangyarihan na umalis. Si ano, si Atlas kasi medyo nasasaktan. Pero James, laban kay Rome, inistikiran pa nga dito. One on one with the great one. May backup pa nga, nagtawag ng kuya. Tinulak dito na si Ring, kaibigan. Pero ops, apat na nga sila. Pero papatayin niya pa rin si paring Rome. Wala siya pa kailan nag-flicker in at utopin pa. Pero hindi na sapat yun. Pero dahil doon sa nangyayaring yun, inagawa ng NXP ngayon na makakuha ng Sanctuary Lord. Sabi naman, Lord One para sa side dito ng NXP. Ayong lamang dito, more than 8K gold date para dito sa NXP Tudors Esports. May pag-asa pa sila dito. Meron silang Atlas dito. Meron silang Johed to initiate. Kaya lang nga, ladies and gentlemen, yung mataba dito, yung Selena at saka si paring KZ at saka yung pagbubuli nga
pare YOLO, eh talagang nagre-react dito yung side the Tudors Esports, Kuya Herb. Totoo, totoo. Kasi si, para sa akin, na hindi sa ano lang, mga, kung mapapansin nyo rin naman kasi, pag maganda yung galaw ng Grok, magiging maganda yung galaw kasi space created yung ginagawa niya eh. So, uy, si Bentings mukhang mabibigyan pa nga din dito, mga kaibigan. Pero free hit, dalawang tira lang. Dalawang tira lang, mga kaibigan. Dalawang bola na talaga umiiyak ka na. Pero tingnan natin dito kung mabibigyan. Abisa laro nag-connect pero hindi nila papasukin kasi may Fatal Links pa yan na kaya ibigay. Pero yung bottom lane, mga kaibigan, kailangan rin nilang ilagan. Pero uy, masakit na. Tatlong tira na. Pero uy, alis na nga lang ba nakapiyo para sa kanya. Pero Way of the Dragon na ibigay. Patay pa nga dito. Pero Rome, tinapakan Abisa laro plus the kill. Tatlo, dalawa na lang players dito at tatapusin na ata ang ating game number 1 ng Team NXP MLA.